I love cooking. I love my friends. Put them together. I love cooking for my friends. Nag-iwan ako ng bawang kasi may parating tayong guest. Medyo busy lang siya kasi naglilipat sila ng bahay ngayon. Kahit papaano, pinagbigyan niya tayo. Kaya minabuti ko na munang chop-chopin yung mga ingredients para mas madali. Pero pag dumating siya, pwede nang simulan tong video, ha? Wait lang. Ano, pre? Tama ba yung interest ko? Tama? Si Kong TV yung in-order ko. Bakit Juni Boy yung dumating? Ang guest natin, walang iba kundi si Juni Boy. Nasi Kong TV dapat. Nasi Kong TV dapat kaso, sabi ng production team, busy po si Kong TV. So guys, palakpakan nyo si Juni Boy! Juni Boy, welcome nga pala sa Dudut's Kitchen. Oy, welcome. Dito sa Dudut's Kitchen, ito yung kusina na walang manghuhusga sa'yo. Ang lulutuin natin ngayon, sa totoo lang aminin ko sa'yo, wala akong pera, pambayad sa TF mo. Kaya ito gagawin natin. Nagsabi-sabi ako ng mga ulam sa inyo pagabi. Tapos nung narinig dubyan yung ulam na gagawin natin ngayon, nagustuhan niya. Yung favorite ko lutuin sa kanya. Totoo? Oo. Ano to? Beef salpikaw. Wow! So ngayon, para medyo masigip yung station natin dito. Ay, walang problema, walang problema. Ang gagawin natin, para mas lumuwag tayo, imamarinate na muna natin itong dalawa. Oh, sige, sige. So, unahin natin itong salpikaw. Ito pang salpikaw. Salpikaw. Ito pang, pang creamy beef and mushroom. Tenderloin cubes, to, tenderloin to parehas. Ito lang strips, ito cubes. So ngayon, ang una mong ilalagay dito, lagyan mo siya ng oyster sauce. Sige. Oyster sauce. Sunod naman, Worcestershire sauce. Ha? Worcestershire. Worcestershire sauce. Sauce. Uy, uy. Uy, North seasoning naman. Pag narinig mo yung Yun na yun. Tapos, lagyan natin siya ng onting bawang. Haluin na natin yan. So next, mamarinate natin yung creamy beef. Creamy beef. Mushroom. Mm. Ganun din. Unahin din natin sa bawang. Bawang. Nagtitira lang tayo ng onte para aesthetic. Aesthetic. Tapos sunod ay... Akala ko. So next guys, magtitira tayo ng konting bawang dito. Tapos sunod, kumuha tayo ng oyster sauce ulit. Tapos toyo. Ito. Pwede rin. Sige, lagay mo yan. Sabi ko nga sa'yo, walang manghuhus ka sa'yo rito. Kahit anong gawin mo. Pang! Mercenaries. Worcestershire. Worcestershire. Oops, okay na. And then toyo. Ang kinaibahan lang, dadagdag natin dyan, calamansi. Ay, calamansi juice. So ngayon, kadalasan, ang hiwa ko sa calamansi, yung pinakadulo lang. Pag ako nag-iwa, naglalagay ng calamansi sa amin. Kakagat eh. Tapos PPC. Kaya pala hindi ka sinisipon, ganun mo mag-calamansi. Ba't salpikaw naisip ko? Bakit? Ang mahal kasi ng sibuyas ngayon. Hindi ka gagamit ng sibuyas sa salpikaw. Walang sibuyas sa salpikaw. Puro bawang. Napaka-garlicky niya. Par favorite ko yan. Garlicky. Ang gagawin natin sa bawang ito, tutustahin natin. Kaso gusto ko, maganda yung itsura niya. Oh. Alam mo yung magandang hiwa ng bawang? Yung parang sa lugawan. Yung parang sa mga mani. Ah! Oo! Ang gamit nilang pang hiwa, cutter. Totoo ba? Cutter, oo. Alam mo kung ano mas maliit pa doon? Ano? Na hiwa. Kung gumamit ka nail cutter. Bigyan kita ng isang bawang. Kadalasan, paano mo siya nakikitang hiwain? Ayan! Di ba gano'n? Pinipisil muna. So, nasisira yung form ng bawang. Eh kaso, gusto ko nga sana, magtusta tayo ng bawang, itatabi natin. Para, pag tapos na yung salpikaw, gagarnish natin yun. Para mabalatan mo to, nang hindi sinisira yung ano, may nakita akong life hack. Ito na. Ito na. Malapit na. Kumaanda ka na ba? Ang gagawin mo, para mabalatan siya ng buo, papasok mo siya sa ganito. Tapos, aalugin mo siya ng malakas, up and down. Wala! Gago! Gago! Nabalatan! Gago! Nabalatan, gago! Nabalatan. Nabalatan siya, guys. Nabalatan siya. Oh. Sobrang nipis guys, so parang papel oh. Kita ba? Nagpo-focus ba? Gago, parang papel yan. Puto kaya sa sobrang pagkanipis ng hiwa mo, parang microorganisms yun.
Ikaw lang dito, alis muna ako. Nabibilin lang ako. Alam nyo ba, guys, na ang bawang, kaya siya tinawag na bawang. Kasi ang nagtanim nito, guys, ang unang-unang nakakita ng buto nito ay si Ang. Tapos kung paano nyo tinatanim, para siyang nagbabaw. Kaya siya nabalangala, napangala ng bawang. Bawang. Kasi pag natatanim niya yung buto, o yun. Sabi niya, ah, nagbabaw ako habang tinatanim ko. Bawang. Kasi ang pangalan ko eh. Ito lang, share ko lang para meron kayong ideya. Ah, si Burong. Sir, lutuan mo. Sa ibang multiverse yun, sir. Anong mensahe mo dun sa Payaman Chinto na yung pinanggalingan yung bahay? Ay, salamat. Salamat kay ano, salamat kay Payaman Chinto kasi doon ako nakabuo ng second baby bag. Oh, doon nabuo si Alona Biela, di ba? Oo. Ibig sabihin, malaking bagay ang ano, ang blessing ng bahay na yun kasi nagbibigay siya ng buhay. Oo. Yung bahay eh may halong hardships, may victories, no? Hardship. Ano yan? Kasi yun ang makukumpleto sa iyo eh. Oo. Kapag hindi ka nahihirapan, walang nangyayari sa buhay. Totoo. Diba? Lahat sa'yo, madali lang. Easy going ka lang. Sa every hardships talaga, pagkas ng hardships, lagi naman talaga lagi may victory. Oo, may victory kasama yan. Gamit yung mantika na pinagtustahan natin ng bawang, dyan na natin lulutuin yung salpakaw. Ayan na. Pero before that, di ba mantika lang yan? Mas patabain pa natin ng sobra. Dyan natin dyan ng butter. Yan. So pag natunaw na, talagay na natin to. Talagay mo na. Parang nalagay natin siya nang hindi masyadong mainit yung mantika. Ipat natin siya sa gasol. Nabili ko lang kasi itong induction pan second hand boy. Lightly used lang daw. Sa mga ulam, ano bang favorite mong ulam? Papaitan. Uy, yun pala yung nire-request mo lutuin natin, no? Papaitan. Anong anak mo sa papaitan? Anong lasa? Hindi kasi di ba may parang, para sa akin... Ay, hindi, ayoko nang sobrang pait. Basta luto ni Papa, yung papaitan ni Papa. Oo, grabe nga pala si Tito Bal mag ano, no? May dalawang klase ng papaitan. Nasa maasim-asim na side. Nasa medyo mapait na side. Mapait. Yung, hindi, hindi ka maasim, pero hindi kayong sobrang pait. Oh, ako gusto ko na medyo ganun. Maasim-asim. Ito yung mapait, ito yung maasim, nandito. Hindi siya gitna, pero lamang dito sa mapait. Guys, nawala na ako ng pag-asa, guys. Parang hindi siya umiinit. Sa kalan tayo? Kalan na lang. Sige, lipat tayo sa kalan. This time, ang lulutuin naman natin, creamy beef and mushroom. Ayan. Eh, syempre, yung oil natin kanina, itong oil na to, kinuha natin to dun din sa bawang eh. Medyo marami yung oil na ginamit natin dun. Lagyan din natin ng konting butter. Actually, lang yung pinaka-importante dito, yung pag-marinate mo eh. Kasi, yung process, madali na lang. Tapos, pagkatapos niyan, medyo naluto na siya, lalagyan lang natin siya ng cream. Sa baka, anong favorite mong luto sa baka? Steak. Pero ano, kung hindi ako nag-i-steak ng mga well done ako. Ah, hindi ka nag-medium rare. Bakit? Wala lang. Nandidiri akong kainin pag madubo. Pulado pa? Hindi sana kumagat ka na lang ng baka. Sir, saan po kayo? Kanina sa akong clothing kayo, di ba? Sir! Namimigay lang ang damit, ma'am. Uy! Ganda nito. Wait lang. Woo! Team Payaman Day One's collection pa rin pala to. Ayun, si Kung, oh. Dito, nangangatal na ako rito, eh. Alam mo bakit ayaw ko pa siya ilagay agad, yung cream? Kasi baka masunog siya. Ang pwede nating ilagay ngayon, hindi ko nag-isa to, nalimutan natin igi siya. Naku. Mushroom. Pero okay lang yan, lagay na lang natin dyan. Kasi nga, walang judgment dito. Walang judgment. I love cooking. I love my friends. Put them together. I love cooking for you, my friends. Put them together. No judgment. A for apple. B for ball. Put them together. Affordable. Tsaka kung papansin mo, Byun, mabilis pa lang natin nagluluto. Ang dali lang pala magluto. Ang dali lang. Kaya tulad na sinasabi ko, hindi mo lang kailangan matakot. Ilan na lang kaya magluto sa amin? Sabi ko sa'yo, alam mo niluto ko first day namin kanina. Ano? Wala. Dito tayo pwede nasamid ako. Alam mo sa ganito ako nasamid noon. Kasi di ba pag mga strips-strips ng baka, minsan naka-strips din pati litid. Isang beses, nalunok ko yung kalahati, yung litid. Yung kalahati nandito pa sa bibig ko. Hinila ko. Pero may, hindi siya madali. Kasi abang nagpapanik ako, sumisikap din yung bibig ko dito ko. Nang dagdagan ng
oyster sauce para taste, o di ka, kahit salt, salt na lang. Dito. Kulay na. Tinapong ko lang yung litid, pre. O tinapong yung litid. Dapat kahit nahirapan ka, kinain mo. Kasi isipin nila, hindi masarap yung ginagawa natin. Hindi masarap! Kuninto mo kasi yung ano, nas na, na ano, kaya medyo kinabahan ako. Para sa akin lang ha, gusto ko na siyang lagyan ng cream. Gusto mo na? Oo. Pakalagyan ko. Okay, sabi creamy. Dapat creamy talaga. Creamy? Ganda nung ginagawa mo. Ngayon, nasaan na yung spoon mo? Yung spoon, pang taste mo ng spoon. Parang lumabag sa moon sablet. Sarap. Parang sarap. Loki na pa-proud ako sa sarili ko, guys. Parang ako na nagluto. Oo. Oh. Hindi, ikaw talaga. Ako, isa lang ako instrumento gabay. Ito. Gabay. Gabay. Ayan. Pag mapapansin nyo, yung... Sweet na talaga, ano? Bad, no? Natuyo na siya. Wala na yung water. Na yung ano. Nawala na yung water. Kundi andyan na lang yung oils nung karne, tsaka yung butter na nilagay natin. Kaya mapapansin mo, iba na yung tulog nyo. Ganun yun. O, kasi para na siyang piniprito eh. Hindi na siya yung parang bago bago. O, hindi na siya ganun. Ngayon, sa point na to, pwede na natin ilagay yung tostadong bawang na ginawa natin. Ayan na, okay na to. Ayaw mo na matuyo, di ba? Tapos na yan? Michelle, pigaw na tayo. Tapos na yan? Woo! Kain na na! So guys, ang pang-garnish natin dito ay yung napakamahal. Ay, shit! Ay, shit! Ay, shit! So tingin mo, sa nagawa mo, okay? Oo. Pag hindi nyo nagustuhan yan, pre, palakalayasin mo yan dyan. Oh, sige, dali na natin dun. Wow! Beef saltikaw! So, tikman natin yung saltikaw. Okay naman siya. Hindi naman siya. Eh, konto din. Kumpar, kakain mo ako pa. Hindi pala totoo yung sinasabi nila na pag ikaw ang nagluto, mag-umay ka na. Pag ikaw ang nagluto, gusto mo rin kumain. Guys, ang sarap ng luto ni Dudut. Sobra. Ako nga nagluto. Ang sarap pa ng chili. One, two, three.